Ayan, issue nito. Kada mag-change coil daw siya, ano, isang baso lang daw yung natitira. Oh, anong ginagawa nyo? Ha? Anong ginagawa nyo? Ha? Ano ba yan? Naglalaro. Oh, ba't may kinakatay na naman kayo dyan? Ay! Oh! Ang pira kararating lang, manggugulo pa eh. Kararating ko lang sa trabaho. Ayan, may kinatay na naman sila, oh. Oh, kayo may ari, oh. Taplo lang, oh. Naiiyak na. Ano ang problema ng motor mo? Sira. Anong sira? Water pump niya, ayun, na-discovery niya. Ano eh, matagal ko na sinasabi sa iyo, yung water pump. Eh. Ayaw mong maikot, eh. Ayaw mong makinig sa akin, eh. Matigas. Yan yung, ano, gumaga nun. Gago! Anong sira niyan? Ha? Anong sira? Eh, ano natin yung piston pin? Malakas sa langis. Malakas sa langis. Long, anong sira? Malakas sa langis. Malakas mga ng langis? Isang baso na tayo tira na lang pag nag-ginsul ka? Patay. Naghahanap na. Sa ulo. Natitingnan yung ano, piston. Ayan yung black. Yung ano? Yung black? Yung black. Kung may tama, nga. Yan na. Diyan na makikita, di ba? Surprise! Patay. Uy, angat. Paliguan yan, boy. Ayan, issue nito. Kada mag-change oil daw siya, ano, isang baso na lang daw yung natitira. Ayan, sa bahay ito ginagawa. Sa mga nagtatanong kung saan ang location. Naliligaw. Sa mga naliligaw kung saan si GMK Garage, makikita nyo po si GMK Garage sa Honda Motorsports. Doon po ako nagtatrabaho at yung dito ngayon, yung place natin, dito sa, ano, sa New Manila. Number 347 Street, Corner Gilmore. Marami kasi niligaw, tulad kanina. Si, kanina may naligaw, pumunta ng kulyat. Kulyat eh. Ang dami mo kasing chef eh. Yeah, chichik natin yung... Chichik mo nga Mike, sana may ano. Yun, may guskas na rin. Ha? Paktay na. Ito, kapit na nga oh. Kapit na ano? Meron na? Yan, meron na rin ano? May kamot na. Nag-stack na rin yung piston. May kamot na. Kaya obligado, kailangan magpalit na tayo. Pagkagalan. Palitan na yan? Oo, kailangan. May kamot na. Sayang yung baba, makina natin. Yan, kung mapapansin nyo, yung piston niya, basa. Kaya matik hindi na na-i-expand yung langis dito sa liner ng block natin. Lumalabas na doon. Kaya obligado magpapalit na lang tayo ng block. Kasi more lang naman yung block nito. Tapos yung piston, piston ring. Yan pinaghiwalay ni Jay yung kwan. Pero okay lang din naman at may mga kasama naman tayong magbubuhat ng chassis. Kaya at least mas maganda pa rin yung nagaganto kasi nalilinisan din natin. Pati yung stator. Picture ang water pump eh. May nakabili ka ng water pump? Hindi, wala pa. Meron ako picture pa? Yung sa iyo. O yan, isabay mo na rin yan. More lang naman yan, kukunin na natin dyan. Magkano inquire mo? May 900 daw. Sabi oh, 900. Yun. Isabay mo lang. More lang naman. Kasi sabit mo na rin ako ng ano? Alin? Ang piston ring. Piston, ito, ano? Ay, yung isang set. Oh. Yan ang masyado na makarbon yung ibabaw ng balbula natin. Medyo angat yung balbula kasi hindi nakarelax yung cams. Kaya nakaangat siya. Pero ayan, mamaya, ilinisan din natin yan. At i-regrinding compound natin. Kasi magpapalit tayo ng valve seal. Tapos yung exhaust niya medyo makarbon na kaya obligado lilinisan din natin yan. Kailangan malinisan, matanggal yung carbon yan para mas swabi uli yung ito normal takbo. Lang to ganyan? Oo, normal talaga yan kasi nga kumakain na ng langis. Pero pag nalinisan din na yan ano? Oo. Pag napalitan na ng masyado ng ganito mga sa mangyayari kapag ka medyo nangangain na siya ng langis masyado na siyang carbonin kaya napupunta dito.
Yan yung piston. Okay, bali ko lang tayo ng block. Kailangan muna natin magpabili. Tatakbo muna si tropa. Nilabay mo muna yung motor ko. Paano makabili ka? Ayan, pinapa-regrinding yung compound ko na kay Jay. Ayan. Yo, seryoso. Ayan ko lang, ba't seryoso? Ayan, kailangan focus natin may regrinding compound para hindi siya loose compression. Kasi alam nyo naman, kapag mausok yung motor, matik po yan na kakarbonin yung intake natin saka yung exhaust, kaya matik po yan na magre-regrinding compound tayo. Pero gagamitin yung regrinding compound dapat yung pino lang, yung pang-finishing lang, kasi hindi naman ito na loose compression, hindi naman bumalakot yung valvula, kaya hindi natin kailangan pwedeng gamitin ng yung pang-rub, dapat finishing lang. Tapos ngayon may isang dumating naman na same ng problema nung isa na yan. Kaya yung may-ari, yung pogi. Yan. Honda Click 125, parehas lang sila. Ito, nangangain din ng langis. Kapag nag-change oil, kunti na lang yung nakukuha, tapos muusok na rin. Yan, maitim na yung niya. Tambutso. Kaya, yan, pinapakalas ko muna yung chassis sa makina. Kasi pag-iiwalay natin para tatlo naman kaming magsasampa niyan mamaya. Kaya mas maganda pa rin kung pag-iiwalay natin para maka-check din natin yung kanyang yung stator. At malinisan din natin kung yung dapat natin gawin kapag nakita natin. Ayan, akalasin mo muna to. Ano, okay ka lang dyan? Doy, okay ka lang dyan? Kala ko pagod ka na eh. Pagod ka na ba? Mamaya, nagluluto pa ako eh. Okay, pag-iwalay mo muna yan. Hindi, pagka kulay blue, pagka naiangat mo na yan, nakatake mo siya ng ganyan. Kasi hindi naman ito mahirap tanggalin. Hindi tulad ni Honda Click 150 na kailangan ko pansungkitin gilid-gilid. Pero si Click 125, yan, kapag ka naiangat mo yung clip na yan, yung lock na yan, kulay blue, pag naiangat mo na yan, pwede mo na siyang hugutin pa ganun. Pero dahan-dahan pa rin kasi madaling maputo to, sensitive siya. Ayan, pag-iwalay mo muna yan. Loko pa sila, minor na nga naman, loko pa. Ayan, pagkatapos yung marigrinding compound yung head, dapat hugasan nyo ng mabuti ng gasolina para matanggal yung yung grinding compound. Kasi napakahirap kapag hindi natin na-linis ng maayos. At maraming sisirain yan sa loob. Yan, mamaya tatanggalin natin yung piston niya. Kasi nagpabili na ako ng piston saka yung piston ring. Kukunin lang natin dyan yung pin saka yung pin lock. Okay, lalagyan natin yung bagong piston. Yan, bali na rin isa na rin. At check naman natin yung isa. Kung ano na yung nangyari doon. Yan, ito naman yung isa. Yan, natanggal na sa natanggal na rin sa chassis nya. Tapos yan, pawalwal ko na rin yan. Ito naman, yan. Medyo maitim yung makina. Ibig sabihin, may kakulangan sa yan, sa pagpalit ng langis. Dito, atong click na to, medyo maingay siya. At pinabili ko na rin siya ng rocker arm. Kasi tunog niya kasi rocker arm. Medyo may problema na yung rocker arm. Kaya sasabay din natin yan sa pagpalit. Kaya ngayon, simbolin ko muna yung isang click. Apre, ikaw muna dyan, bahala dyan ha. Kasi si Jay muna magkakalas. At mamaya, nilinisan yan, tapos simbolin ko na rin yan mamaya. Yan, yan. Sobrang itim. Gigitata. Parang ngayon lang ito mabubuksan. Tapos yung drain plug nya, yun, naka-welding na.
Yan, naka-welding na. At isa na rin yan sa ano, sa papalitan ko. At nagbabayad na rin ako niyan. May lipat mo tayo sa kabila. Yan, tama yung tatapusin natin. Kasi nag-aantay na yung tropa natin isa. Kachirax na lang. Relax na. Relax. At binabantayan na kung maigi. Okay, sisimulan na natin to. Para matapos na. At overtime na naman tayo. Yan, ito yung piston natin. Kapag 125 yung motor nyo, ito yung part number nya. So 125 yung motor nyo, dapat ang piston nyo gagamitin o bibilin ninyo, dapat pang 125 din. Yan, bago. Tapos ito yung piston ring naman, medyo malaki yung kanyang box kasi iniiwasan kasi dito yung ma-dent. Hindi kaya matupi kapag dinilever. Kaya malaki lagi ang karton nila o yung lagayan. Yan, ito yung laman lang. Laki ng karton. Kasi pag ito kasi na ano, na daganan at mayuyupi itong ring, eh, hindi na magagamit. Sayang yung ano, pera. Yan, kapag mag-assemble kayo dito mga sala, uunahin nyo lagi yung coil ring natin. Yan, unahin nyo to. Yan, dapat sakto-sakto yung pagkakalagay nyo dapat. Kasi minsan yan, pumapatong dun sa unahan nya. Tapos yung dalawang manipis na ring, yan, wala namang guide dyan kung taas ba o baba. Basta importante dyan, may ilagay nyo ng maayos. At yung gap, dapat yung gap ng ring, bawat isa ng isang gap ng ring, dapat magkakahiwalay yan. Hindi dapat magkakatutok o magkakalapit. Kasi sa katagalan, pagsisimula ng usok yan. Tapos yung isang manipis na ring. Yan, dapat yung gap niyan kapag once na nagkasalubong, ililis nyo, dapat ipaikis nyo rin. Yan, ilayo nyo. Para hindi sayang yung pagbababa natin o paglalagay natin ng parts. Let's screw it. Ito, andun. Tapos, ito yung dalawang ring. Wiper ring, saka yung pressure ring. Ah, makikita nyo naman, iba yung kulay. Iba yung kulay ng ring. Yan, magkaiba. Tapos, pagbabasihan nyo dyan, yung may number dito. Tapos, hindi naman kayo malilito rito mga sir kasi meron din nakalagay dito 2 saka T. Ibig sabihin yan, sa pangalawa, ito yung gagamitin nating wiper ring. Yan. Iikot nyo lang. Kasi hindi naman ito mahirap maglagay. Basta ingat-ingat pa rin mga sir kasi baka medyo matigas yung kamay natin sa paglalagay. Baka madali yung kwan o di kaya mabali. Yan, mas maganda. Gagantuin nyo lang. Yan. Tapos iangat siyang ganyan. Yan, ganyan. Dapat naka-top dead. Dapat yung litra na yan, dapat nasa ibabaw. Yan, iganyan nyo lang. Kasi hindi naman din ito mahirap maglagay. Ayan. Tapos yung gap ng ring, dapat magkakalayo yan. Yan, yung expander ring, dapat ano yan, ilayo nyo din sa oil ring natin. Pero dapat itatap yun yan o itatiming nyo yan, dapat nakakabit na sa connecting rod. Yan. Tapos ilalagay ko na rin yung ano, yung piston pin, tsaka yung piston pin lock.
Tapos may naging video na rin ako nito mga sir, na mali yung pagkakalagay ng piston. Lagi yung i-double check yung intake, nasa taas yan, nakaganyan. Nakaganyan dapat. Nakatutok yan kay ano, kay throttle body. Kasi yung mapapansin nyo may meron siyang bulb na ano, yung bulb packet. Meron siyang bulb packet. Dito maliit, doon malaki. Iiwasan natin yung bumaluktot yung balbula. Kaya meron siyang talagang ano, bulb packet na ginagawa ni Honda. Basta intake, nakatutok lagi yan sa throttle body. Okay, lalagay ko mga ito mga sara. Hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ako maglagay ng piston pin sa yung piston pin lock. At marami na lang akong naging video, halos pare-pares na rin yung nagiging issue. Dahil sa Honda ako nagtatrabaho, kaya matik po yan na puro Honda lagi yung ginagawa ko, bibihira yung ibang unit, ibang ano, ibang brand. Ayan mga sir, nilagay ko na yung piston. Basta kung sakaling maglalagay kayo ng piston pin lock, dapat lalagyan nyo ng basahan dito. Para in case na magkamali sa paglagay, hindi tatalsik dun sa loob, para maiwasan natin mabiyak itong crankcase, para hindi dumami po yung gagawin natin. Ayan, tapos dito yung mga gap ng ring, dapat i-segregate nyo na. I-double check nyo mabuti, dapat hindi magkakatapat, dapat magkakalayo yan, para hindi umusok o hindi nangangain ang langis. O hindi uusok, kumakain ang langis. Kaya dapat habang nakakalas, i-double check nyo na mabuti, dapat magkakalayo yan, bawat gap. Yan. Tapos bago nyo ilagay yung block, lalagyan nyo muna ng langis, pati yung block na ilalagay nyo bago nyo ipasok, lalagyan nyo muna ng langis para pampadulas at hindi masira yung liner o yung piston ring. Yan, nilagay ko na rin yung block at hindi tayo nakakuha ng bagong block at ngayon mayroon naman akong naitatagong block na okay pa, kaya yun lang ito nilagay ko. Kasi hindi ko na pwedeng ibalik yung ano, kasi may ano na, may kamot. Kaya ito na yung nilagay ko. Mayroon akong naitatagong ganito. Tapos, isa pa mga sira. Kapag once na kayo naglalagay ng block, tapos siyempre ilalagay nyo ng langis yung piston. Kapag sinuksok nyo, at papasok yung langis na sobra dito sa may butas dito, dapat malinisan nyo din kaagad. O bago nyo yan at asimbolin, o di katanggalin itong hose, linisan nyo uli, hanginan nyo. Kasi yung sobra na nilagay ng langis dito, tatapon yan sa ibabaw at tutulo dito. Ngayon kapag hinayaan natin yan at naglagay tayo ng kulan, hahalo yan sa kulan. Kumbaga mag-iiba na yung ano, yung kuan, madaling mag-overheat kasi bumubula na yung kulan dahil doon sa langis. Kaya dapat linisan nyo dito kapag nagbabalik na kayo nito. Ayan, nilagay ko na yung tensioner. Ayan, dapat meron yan, dapat hindi yan nawawala. Tapos kapag bago yung bagong bukas yung makina ninyo, dapat bago rin yung ilalagay nyong cylinder head gasket. Ayan, itong plate na to. Tapos yung part number, ito naman yung part number ng gasket. Yan, gasket cylinder head. Yan, dapat bago. Pag bago, huwag na kayong maglalagay ng sealant dahil mababarahan yung butas pag sisimulan ng overheat. Yan, tapos i-double check nyo yung dowel. Dalawa yan, dapat dalawa din yan. Dapat hindi nawawala yan. Yung timing na. Yan. Bali ito mga sara, natapos ng ma-re-grinding compound. Yan, nalinisan na rin.
Tapos kapag ka nagre-regrinding compound kayo, matik po yan na mag-a-adjust kayo ng valve clearance. Ang sukat sa intake 0.010 mm, tapos 24 naman dito. Yan dapat ganyan na ganyan lagi po ang tamang sukat ng valve clearance nila. Yan, ito yung piston na pinagpalitan natin. Yan naman yung valve seal. Yung valve seal, tigas na. Tapos ito naman yung cylinder head gasket, yung luma. Ayan, lalagay ko na yung cylinder head. Yan, hanapin niyo yung guhit sa may magneto. Ayan. Itatapat niyo dito. Yan, pagtapatin niyo yan sa guhit. Pagka tapat yan sa may magneto, dapat ang piston niyo nasa ibabaw. Tapos, ayan yung guhit na yan, dapat saktong-sakto rin dito. Yan. Para kapag ka nilagay nyo na yan sa motor o sa chassis nya at pinaandar nyo, one click ka agad. Tapos, kapag ka maghihigpit kayo ng tornilyo na yan, syempre, ibabalik nyo muna yung sa may tensioner. Ilubog nyo muna. Para kapag ka nilubog nyo yan, tutulak yung, ano, yung guide dun sa timing chain natin. Yan, 4 yung size ng Allen wrench. Kapag ka nagigipit kayo niyan, hawakan niyo sa magneto. Huwag kayong gagamit ng ano yung impact kasi mabilis mabali yan. Kaya mano-mano lang dapat sa paghihigpit. Ayan, lalagayan natin yung ano, yung water pump. Ito yung water pump. Yan, bali nagli-leak na siya dito sa may butas. Kaya kailangan natin itong magpalit ng bagong water pump. Ayan. Kakahalaga ito ng 1,300 yung bagong water pump. Ayan, nalagayan natin to. Pero bago natin ilagay ito, kailangan muna natin matanggal yung ano, yung thermostat, yung hose, kailangan mailipat muna natin dito. Kasi iba na yung ikot nyo, parang sumasabit na. Tapos nagli-leak na. Kapag ka ito yung ano, kapag pinatay mo yung motor mo, may napapansin kang ano, naririnig kang yung parang ngik, kumaganon. Ito na yung ano, ito na yung problema nito. Sinyalis na yun na pasira na. Yeah, lalagay ko muna yung bago, ililipat ko muna dito. Yan, ito na yung bagong water pump. Ayan, i-transfer ko na dun sa ano. I-transfer ko na yung thermostat sa yung mga hose. Yung water joint. Yan. Pagkabago yung o-ring o bago yung water pump, dapat langis lang po yung nilalagay nyo. Tapos dito, nilagyan ko siya ng sealant kasi luma naman na yung, ano, yung o-ring nya. Niiwasan natin yung mag-leak. Yan. Pwede kayo maglagay dyan mga sir. Tapos ito ah. Yan. Kung ano yung forma nung dito yung sa cams natin, yung salpakan nito, ganoon din dapat. Ilalagay natin. Ayan, nilagay ko na. Pati yung tornilyo, nilagay ko na rin. Ayan, susunod na natin yung ano, cover. Tapos, ilalagay na natin ito o pagkasamayin na natin yung chassis saka yung makina. Ayan, nilagay ko na yung head. Nilagay ko na rin yung muffler. Tapos ngayon, ayan, tinatanggal ko yung langis niya. At, yan. Yan lang yung nakuha kong langis yan. Ha? Taob na taob pa yan. Yan. Kasi kapag ka nagkalas ka naman ng cylinder head, kunti lang naman ng pumuputang langis dyan kasi nasa baba na yung langis niya. Yan, yan lang yung langis niya. Kaya obligado talaga na ano, na kailangan na magpalit. Salin ko na yung bagong langis nito.
Ayan, tapos ng mga symbol, ayan, lalagyan natin yan sa ano, sa chassis nya. Ayan, yan yung naman yung may-ari. Tapos ito naman yung may-ari nung isa, kulay orange. Ayan yung click. Ayan, pagsama na yung chassis nya, saka yung makina. Bali, kinakabit na lang yung ano. Yung radiator, yung throttle body, dilinisan muna. Ngayong mga wiring, ayan, nakabalik na lahat. Ina-assembling ko muna yung sa kapila. So, ayan, ito naman yung assembling ko. Ayan, ayan yung chassis niya. Ayan, nilagay ko na yung piston. Ayan, bagong piston. Kasi hindi ko na masyadong may explain sa inyo dahil same lang din dun sa una to. Ayan, tapos nalagay ko na yung block. Kumbaga dito mga sir, same lang dun sa nauna, ang kumbaga dinagdag ko lang dito, nagpalit ako ng rocker arm, tapos magpapalit din ako ng tensioner. Ayan, parehas lang din ang issue nila. Umuusok, tapos kapag ka nag-change oil, ayan, isang kutsara, tatlong kutsara yung mga natatanggal, o isang baso lang. Tapos dito, kumbaga malakas yung lagitik, kaya nagpalit ako ng rocker arm. Yan, tapos isusukatin ko pa yan ito. Ayan, lalagay ko muna yung block. Ayan, lagay na natin yung cylinder head gasket. Tapos double check nyo yung dowel, dapat dalawa yan, kabilaan. Ayan, nilagay ko na yung head. Tapos nilagay ko na rin yung bagong tensioner. Ayan. Saka tayo maghihigpit ng tornillo sa may, ano, sa may sprocket chain. O, ayan, symbol na. Tapos ngayon, titesting naman natin itong panda rin. Ipita natin mamaya yan. Testing mo natin panda rin. Hindi ko pa kinakabit yung upuan kasi chichik pa natin. Yan. Kapag kaunang susi, dapat hindi magpipirmi yung kanyang check engine. Kapag ka hindi nagpirmi, ibig sabihin okay yung mga sensor ng mga sakit. Tapos, dahil bagong baba tayo, tatlong on and off tayo. Yan, yung tinatakbo ng motor. Yan, laki na. Tapos, tayo natin siyang panda rin. Ayan, one start po yan mga sir, basta tama po yung pagkaka-top dead nyo sa makina, asahan nyo po yan na uy, mababa minor. Mababa kasi minor, kaya check gumagana. Ayan, kapag tama yung pagkaka-top dead, matik po yan na isang start lang siya. Okay, mamaya painitin muna natin. Tapos makikita natin yan kung uusok sa may muffler. Yan, dahil siyempre pagkabagong bukas, meron pa yung usok. Kaya painitin muna natin yung ano, yung makina. Normal lang po yan mga sir, na kapag ano, nagbukas tayo ng makina, uusok yan kasi yung kanyang tambutso natuluan ng ano, ng langis. Kaya kailangan mo natin itong painitin. Ayan, mainit na. At medyo maingay yung kanyang throat drive bearing. Ayan, at pupunta naman natin yung isa.
Tatapos ko na rin yung na-assemble at ilalagay na rin yun sa, ano, sa kanyang chassis. Yan, yan yung isa. Tapos na rin yung makina. Sasabit na natin yan doon sa chassis. Doy, kamusta Doy? Okay ka lang dyan? Malungkot ka. Yan mga sir, naibalik ko na yung upuan niya at kanina pa yan umaandar. Hanggang ngayon, hirapan rin. Bayad ako 1,000 nun. Yan. Tapos mamaya, check natin yung ano, yung tambocho niya. At medyo carbon kasi yung tambocho niya. Ay, check natin mamaya yan pagka, yun talagang sobrang init na init na. Kaya yung mayari, pinabalik niya yung ano, takip niya. Tapos napitan naman natin yung isang ginagawa natin dito, na Honda Click. Ayan, naisan pa na rin yung ano, yung makina sa chassis niya. Hello, okay lang kayo dyan? Initin to isa na initin dito. Ayan. Natabay ko nyo na makilala. Ayan, lapit nang matapos. Ayan, mamaya, titestin natin yan pa paanda rin. Ayan, ginamit na namin ng ring light kasi last gist na. Ito na lang naman yung ano, yung tinatapos. Yung isa tapos naman na. Oh, yeah, tapos na rin. Kaso may problema pa to. Yung rocker arm hindi maganda. TTGR kasi yung rocker arm niya na nilagay namin. Kailangan pa namin bumili ng stock kasi yung sa TTGR niya medyo sobrang luwag. At gabi na kaya pabibiliin ko na lang siya ng ano, ng original. Mas maganda pa rin yung ano, original mga sir kaysa ano sa aftermarket. Yan kaya maririnig niyo parang malagitik pa siya. You. Okay, ingat. Saan ulit? Yeah. Oh, sige. Saan na po na? Nakauwi na yung isa. Ito lang hindi pa nakakauwi. Iinom pa daw siya ng alak. Ayan, uwi na daw si Long. Ingat ka sa pag-uwi mo. Baka bugbugin ka. Okay, ingat. Oh, ingat ka. Eh, ginabi na naman tayo. Oh, ingat ka. Ingat. Oh, sige, ingat. Okay, ganito na lang yung ating video. Maraming salamat po.